Magandang araw, ito ang ating mga aralin. Una, pang-isahang kilos o galaw gamit ang ribbon, hoop at bola. Pangalawa ay pang-halubilong sayaw. Siyempre, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button para maging updated ka pa sa videos ko. Dito muna tayo sa pag-isahang kilos, galaw, gamit ang ribbon, hoop at bola. Ito ay lesson sa PE at ito ay pang week 3 at 4. Ang layunin natin ay gawin ang pang-isahang kilos na ginagamitan ng ribbon, hoop at bola. Pero syempre, bago tayo magsimula ay kailangan ang mga sumusunod. Kung wala ka ng mga ito ay maghanap ka ng alternatibo. So, tatlo ang hahanapin mo, bola, ribbon at hula hoop. Click mo muna ang pause button para makuha mo ang tatlong bagay na ito. Kung tapos ka na, ay i-click mo ang play button. Kung wala ka talagang mahanap na katulad ng mga ito, ay maaari kang kumuha ng alternatibo. Kung wala pa rin talaga, ay pindutin mo na lang ang play button. Ngayon, ay una ay gayahin ang larawan A. Pero tandaan ha, kung hanggang saan lang ang iyong kaya. Gawin ito gamit ang hula hoop. Nagawa mo ba? Magaling! Sunod ay gayahin ang larawan B. Kung hanggang saan lang ang iyong kaya, gamit ang bola. Nagawa mo ba? Mahusay! Ngayon naman ay gayahin ang larawan C. Pero dapat kung hanggang saan lang ang iyong kaya, ha? Ito ay gamit naman ang ribbon. Magaling! So ngayon, alin sa mga ito ang nagawa mo ng maayos larawan A, B o C? Bakit? Ilagay mo ang iyong sagot sa comment section. Ang lasso o ribbon ay karaniwang gawa sa satin. Ang mga ribbons ay maaaring may iba't ibang kulay at may iba't ibang mga estilo ng pattern o disenyo sa mga ito. Ang haba ng lasso ay depende sa kung anong antas. Ang lasso ay dapat na naka-attach o nakadikit sa isang stick. Karaniwan ay gawa sa fiberglass o plastic yung stick. Katulad niyang ginagawa ni Taylor Swift dyan, ang hawak-hawak niya ay ribbon na nakakabit sa stick. Ang rhythmic kong himnastiko, ang ehersisyo sa bola ay isang napakagandang elemento. Ang bola ay dapat magkasya sa kamay ng isang gymnast upang hindi na kailangang pilitin kapag susubukan ng mahuli ang nadulas na bola. Ang inventaryo ay malayang nakasalalay sa kamay, maginhawa upang isagawa ang pangunahing elemento nito. Para sa mga batang mula 8 hanggang 10 taong gulang ay kailangan 17 sentimetro. Ang itsura ng bata ay dapat isaalang-alang dito. Kung siya ay maikli o maliit, kaya mahalaga na masunod ang laki ng bola na dapat niyang gamitin. So, sa madaling sabi, kapag ang bata ay maliit pa, dapat ang kanyang bola ay maliit lang o sakto lang, hindi sobrang laki. Kasi kapag ito ay sobrang laki, maaaring niya itong mabitawan. At mahihirapan siyang gawin ang mga ritmikong himnastiko. Ngayon ay sagutan natin ang pahina 15 gawain sa pagkatuto bilang 3. Ilalagay lang natin ang T kung ito ay tama at M naman kung ito ay mali. So isulat ang iyong sagot sa iyong papel. So answers only lang po tayo. So ilagay mo lang dyan sa papel mo, page 15, gawain sa pagkatuto bilang 3. Tapos maglagay ng 1 hanggang 5. So unang bilang, ang bola ay mahalagang kagamitan sa ritmikong himnastiko, tama o mali, or T or M. Number 2, mahirap isagawa ang paggamit ng bola sa himnastiko, T or M. Pangatlo, maaaring gamitin ang malaking bola kahit maliit ang bata, T o M. Pang-apat, isinaalang-alang ang itsura ng bata sa pagsasagawa ng himnastiko gamit ang bola, tama o mali. Pang-lima, makakatulong ang bola para sa himnastikong gawain, tama o mali. Kung hindi ka pa tapos, pindutin mo ang pause button. Kung tapos ka na, pindutin mo ang play button. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay tama. Sa pangalawa, ito ay tama. Kaya dapat, pwede rin mali naman yung isagot mo dyan.
pwede siyang dalaway, tama o mali. Kasi depende yan sa'yo kung nahirapan ka ba sa paggamit ng bola sa himnastiko. So, pwede siyang maging tama, pwede rin siyang maging mali. Pangatlo, ito ay mali. Pang-apat, ito ay tama. At pang-lima, ito ay tama. Kung nakuha mo ang lima ng tama, magaling. Ngayon naman, dito na tayo sa panghalubilong sayaw, ito ay pang-week 7. Ang layunin natin ay maisagawa ang halubilong sayaw. Okay, ang panghalubilong sayaw ay isang uri ng sayaw ng pakikilahok sa mga pangmaramihang sayaw na binubuo ng pagpapalit ng kapareha bilang bahagi ng sayaw. Yan. Hinahayaan ito ang mga mananayaw na makasama ang bagong kapareha at hinahayaan ang mga bago na makisayaw sa mga marunong nang sumayaw. Ngunit sa panahon ngayon ay maaaring ang mga kasapi ng pamilya ang makasama sa pagsasagawa nito upang masiguro ang inyong kaligtasan. So ngayon, gagawin mo ang panghalubilong sayaw kasama ang kasapi ng iyong pamilya. Siguro hanggang tatlo kayo dapat. Halimbawa, kung ikaw, pwede mong isama si ate o kaya si kuya o kaya si nanay o kaya si tatay. So dapat tatlo kayong grupo. Sa isang grupo, tatlo kayo. So ang panghalubilo o pagpakuwadrado at paikot na pagsasayaw ay ilan sa mga gawaing nakapagpapagalaw ng iyong paa, makadaragdag ng saya, nakakakilala ng ibang tao, pero syempre bawal muna sa mga kapitbahay, sa pamilya nyo lang kayo magsasayaw. Makabubuo ng maayos na kapaligiran at makapagpapatagumpay ng isang gawain. Ang madalas na pagpapalit ng kapareha ay patunay na nakikihalubilo ka sa pagsayaw. So ngayon, ito na ang ating performance task. So sasayaw talaga kayo. Ito ay gawain sa pagkatuto bilang isa. Syempre, hindi naman kayo pwede magsayaw nang hindi ko nakikita. Kaya kailangan nating videohan. Kailangan yung videohan ng inyong pagsayaw. So kailangan tatlo kayo na sasayaw. Madali lang naman yung isasayaw. Ito ay gawain sa pagkatuto bilang isa. So gumawa ng dalawang malaking bilog. Ang mga lalaki ay nasa loob ng bilog na nakaharap pakaliwa, samantalang ang mga babae ay nasa labas ng bilog na nakaharap paikot sa kanan. Awitin ang Leron Leron Sinta. Diba pinag-aralan na natin yun sa music? So dalawang beses kakantahin ang Leron Leron Sinta. Tapos ipalakpak ang kamay habang inaawit ito. Pagkatapos ay magmarcha sa kinatatayuan habang umaawit. So pumapalakpak tapos nagmamarcha. Tapos humanap ng bagong kapareha. So kakantahin yung Leron Leron Sinta, 'di ba? Leron Leron Sinta, buko ng papaya, dala dalay buslo, sisiglan ng bunga. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga, kapos kapalaran, humanap ng iba. So, two times yung kakantahin yon habang humapalakpak ng kamay at nagmamarcha. Tapos, di ba sinabi, humanap ng iba. Tapos, tsaka kayo magpapalit ng kapareha. Kaya kailangan tatlo kayo. Kasi kailangan yung magpalit kayong tatlo. Okay? Pero kung halimbawa, dalawa lang talaga kayo sa inyong pamilya, pwede nang kayong dalawa na lang, magpalit na lang siguro kayo ng pwesto. Pero kung marami naman kayo, pwede kayo maging tatlo yun. Pwede kayo magpalit ng kapareha. So, bibidyohan nyo ito habang kumakanta ng Leron Leron Sinta, pumapalakpak at pumapadyak. Tandaan ha, kung dalawa lang kayo sa bahay, pwede magpalit na lang kayo ng pwesto. Pero kung halimbawa, kaya nyo namang maging tatlo, pwede nyong gawin yung pagpapalit-palit ng kapareha. Okay, isa-send yan sa ating Google Classroom. Kapag hindi kaya sa Google Classroom, ay attach mo to sa aking Facebook Messenger. Diyan na nagtatapos ang ating pag-aaral. Paalam!